Kailangan nyo ba ng payong legal para sa inyong mga sumbong? Ano po kaya ang pwede kong gawin sa mga umutang sa akin? May git isang taon na pong hindi nagbabayad? Wala kayong usapan na aampunin niya? Wala po. Tapos ngayon, hinihingan ka na ng 150,000 pesos? Opo. Ano po ba ang dapat gawin sa abusive partner? Tuwing lasing, nagwawala, nambubugbog? Wala yung face mask, box lang ang dumating. Dito sa Sumbungan ng Bayan, sagot namin ang serbisyong totoo sa inyong mga reklamo. Illegal po kung maniningil siya. Parang humihingi ng ransom, no? Pwede siya magdemanda, no? Either for specific performance with damages or pwede niya na rin ipa-cancel yung kontrata. Kung napilitan lang siyang magpakasal, meron siyang 4 na taon para magsabing, pilitan lang po, may nakatutok na baril. Nag-i-issue lang ng warrant of arrest if nakatanggap ka ng summons at hindi ka sumipot, doon ka lang may issuean ng warrant. Bawal maglabas ng pondo ng gobyerno para sa pribadong pagpapagawa. Sa criminal law, pag tumakbo isang period of time, minsan hindi ka na pwedeng magdemanda. Prescriptive period tawag doon. Sa batas natin, kailangan talagang magsustento pa. Yung iba wala nang pasustento pero ang gaganda pa ng mga kotse, no? Napaka-irresponsable. Mga irresponsableng mga lalaki. Ako po si Oscar Oida. Samahan niyo ako tuwing Sabado, alas 4:30 ng hapon sa Sumbungan ng Bayan, libreng payo online. Alright, magandang hapon mga kapuso. Narito po tayo ngayon sa FB Live para sa sharing ng Sumbungan ng Bayan, libreng payo online. Oh. Taus-puso po kami nagpapasalamat sa mga linggo-linggo na katutok sa aming programa. At eto nga, 8 days na lang bago magpasko. Naku, napakalapit na mga kapuso. Handa na ba ang inyong mga pangregalo? Ba? At mga panghanda? Yan, mga dapat maganda. Ano? Masagana ba ang bulsa matapos ang payday nitong A15? May natira pa ba? May bonus na. Para sa mga naghahabol sa Christmas shopping, hinay-hinay po sa gastos ha? Ngayong weekend. At pakatandaan na love is as this Christmas. Yan ang mahalaga mga kapuso, no? And speaking of love, eto, problemado ang inang si Jamaica Porras dahil hindi sila makabukod ng kanyang kinakasama. Ang sistema kasi mga kapuso, pinipigilan daw ng biyenang lalaki na umalis sa poder niya ang anak na karelasyon ni Jamaica. Ito'y kahit pa may 1 taong gulang na anak na ang dalawa. Ang tanong mga kapuso, may karapatan nga ba ang biyenan na makialam sa nais gawin ng anak? Para sa detalye, babasahin natin ang Liam ni Jamaica, no? Pero bago 'yan, pakilala ko muna ang ating sasagot, no, sa ating mga katanungan ngayong hapon, no? Ang ating ekspertong totoo, batikang abogado at talaga namang suki ng Sumbungan ng Bayan, walang iba kundi si Attorney Ian Sia. Magandang hapon sa attorney. Nakamute pa si attorney. Attorney, nakamute pa attorney. Ayan. Ang dami mo na nasabi attorney. Ang dami ko na sinabi. Ulitin ko. Ang aking suki dito sa Sumbungan ng Bayan, batikang abogado, ekspertong totoo, Attorney Ian Sia. Yan. Oh, thank you. Round 2. Oh, thank you, Oscar. Okay. Maraming salamat. At naanyahan ulit tayo na magbigay ng payong legal. Merry Christmas sa'yo at sa iyong buong team. Christmas. At syempre, sa lahat ng masugid na taga-subaybay ng Sumbungan ng Bayan. Merry Christmas. Ayan. Merry Christmas, Attorney Ian. Pero itong itong letter sender natin mukhang hindi masyado merry ngayong Christmas, no? Kung bakit, babasahin ko yung kanyang liham, no? Ito galing kay Jamaica, no? Ang kapuso natin si Jamaica. Sabi ni Jamaica, attorney, 3 years and a half na po kami and yung baby namin 1 year old na po. Okay. Gusto ko lang naman na hayaan na kaming bumukod. Pero yung tatay ng kinakasama ko, kinuha niya yung anak niya. Ayaw niya po kaming magsama sa iisang bahay kahit po may anak na kami. Bawal po kami magtabi or what? Sabi niya, pinapauwi niya po kami kapag nandoon po kami sa kanila. Tapos po gustong magtrabaho ng tatay ng anak ko pero ayaw niya pong pagtrabahuhin
Sabi niya po, siya na raw magbibigay ng gatas ng anak namin. Hindi naman po nila na ibibigay yung pangangailangan ng anak namin. Sana hayaan niya na po kami ng partner ko sa gusto namin dahil kaya naman po namin at kawawa po kasi yung anak namin. Yan, ang liham ay galing po kay Jamaica Porras. Okay, attorney. So yan yung alright kwento ni Jamaica, no? So madaling sabi, eh, wala silang kalayaan daw, no? Ng kanyang kinakasama. Kakaiba, no? Kakaibang, parang kakaibang kwento to, attorney, no? Parang kakaiba, eh. Parang usually, di ba, pag tayo, tayo namamanhi o manliligaw, gusto nating kunin yung kamay ng ano ng babae, pinahihirapan tayo ng ama ng babae, di ba? Oo. Oh, pero ito iba yung ama ng lalaki, ama ng lalaki. Okay, attorney. Ano bang legalities nito? May anak sila, 1 year old? Yes. Ayaw silang payagang magsama nung ama? Anong masasabi mo dito, attorney? Okay, hindi, let's put context muna. Oscar, ilang taon ba tong si Jamaica? 40 anos na ba to? Ano ba edad niya? Oo nga, teka lang. Tingnan natin kung nabanggit dito sa ating mahiwagang impormasyon. Nasa legal na edad kayo yung dalawa, no? Nakarelasyon, 19 years old at 18 years old naman ang ama ng lalaki. Medyo bata sila. 19 si Jamaica, 18 yung lalaki. So parang siguro, bata pa yung mga anak niya, no? Oo, kasi to put context lang, syempre, there are always two sides, di ba? To every story. So, bakit ba tumututol yung ama? Hindi naman nabanggit sa sulat. Baka naman pinag-aaral pa kasi niya yung anak niyang lalaki. Gusto niya magtapos para naman may mangyari sa buhay. Diba? Baka naman yung trabaho na gustong papasukan ni Jamaica, trabaho na para lang masustentuhan sila, which is short term, di ba? Baka naman mas long term yung plano nung tatay. But that's the practical side of it. So, address muna natin yung legal. Okay. Legally, ang isang tao, pag narating niya yung edad na 18, ano na siya, ang tawag sa kanya ay emancipated. No? Ay, ano na siya, majority age. Ano ba ibig sabihin pagka-emancipated ka na? Normally kasi, pag minor ka, ano ka, subject ka sa control ng magulang mo. Diba? So, pag na-reach mo yung age ng 18, doon ka palang magkakaroon ng sarili mong disposisyon. So, sa kaso nung lalaki na yan, 18 na siya, by under the family code, emancipated na siya. Pwede na siya magdesisyon. Pero, under the family code, pagka gusto mo mong magpakasal, between 18 and 21, kailangan mo ng parental consent. Pag hindi mo kinuha yung parental consent na yan, ano ang consequence? Pwede kang makasal. Meron lang delay na 3 months pag nag-apply ka ng lisensya for marriage license. Al 18 ka, tatanggapin naman yan. No? Basta may proof ka ng na legal age ka na. Pero kung hindi ka makakapag-present sa local civil registrar ng tinatawag na parental consent, then after the publication, which is 10 days, ipapublish yan. After nun, i-hold pa yan for another 3 months. After ng 3 months, doon pa lang lalabas yung marriage license, doon pa lang kayo pwedeng magpakasal. Eh pero walang consent yung magulang, pwede ba 'yon? Yes, meron lang hitch o problema na parating. Bakit? Within that period, yung 18 to 21, nagbago isip nung nagpakasal. Pwede niyang gamitin yung lack of parental consent para ipawalang bisa yung kasal. Pwede pala 'yon. So, no? Yes, so hindi rin advisable na magpakasal ka kung yung magulang tutol. Diba? Kasi sa edad na yan, sige, pagpalagay natin ipilit nila, gusto nila, nagpakasal sila, paano kung magbago isip ng lalaki? Diba? Okay. So pwedeng gamitin yun na, mulat sa kit naman, tutol yung tatay ko sa kasalang to eh. Yes. Diba? Parang ganun. Yes. 18 pa lang ako. Pwedeng ganun. Yes. So, hindi rin mabuti ang kahihinatnan, 'di ba? So kung legalidad, yes, karapatan niya 'yan. But 'yon. Pakasal kayo or kung sabi niya, hindi, wala naman kaming plano magpakasal, attorney.
Ang gusto lang namin, eh, uso naman ang live-in ngayon, di ba? Eh, mahirap pa yung kasal-kasal. Una, gastos yan. Oh, ano ngayon ang mangyayari? Di, lalo rin siyang kawawa. Paano kung maanakan lang siya ng maanakan? Di naman pala siya papakasalan. Kasi sa edad na 18, Oscar, di ba? Ang sa totoo, mas unang nagmamature ang mga babae. Di ba? Emotionally. So, 18 pa lang yan. Baka nga nasa isip niya, mag-basketball ba? Maglaro? Di ba? Hindi pa obligasyon ng na nasa isip niya. So, baga, hindi rin advisable. And kung ako naman si Jamaica, kung meron siyang magulang, di ba? Kung sumusuporta naman, kasi kawawa naman nga naman yung bata. Baka yun yung reason ba't gusto niya magtrabaho yung lalaki. Pero, that's short term. Long term, ang dapat sa kanila, sa edad nilang yan, eh lalo ngayon, K-12 na tayo ngayon, di ba, Oscar? Oo. Gagraduate ka ng high school ngayon, 18 ka pa lang. High school graduate ka pa lang nun. Di ba? Magkokolehiyo ka ng 4 na taon. So, ready ka na maging parte, productive member ng workforce 22. Di ba? It's too soon. Baka yun baka doon ang gagaling yung magulang. Ayun. Pero attorney, ang yes. Tanong ko sunod, eh, yung sa magulang naman, no? Para kay ama, may karapatan ba ang kanilang mga magulang na pigilan silang magsama o bumukod? Okay, good question. It's not a legal authority. Kasi nga, emancipated na. 18 na yung tao, pwede na siya magdesisyon. Diba? Pwede na nga siyang bumili ng sarili niyang bahay, umupa. Lahat ng kontrata na pwedeng pasukin na isang ordinaryong adult, kagaya natin, pwede nang gawin na isang 18 years old. Pero meron pa rin, siyempre, lalo't nasa Pilipinas tayo, meron pa rin moral authority. Hindi legal, moral authority, yung magulang. Di ba? Kasi, at the end of the day, madapa yung bata, eh sino ba tutulong dyan para bumangon? Hindi yung magulang din. Di ba? Unless, para lang masunod yung gusto mo, eh tatakwil mo na magulang mo. Di ba? Oo, kumbaga. Parang ano yan, di ba, Oscar? Yung kanta ni Freddy Aguilar. Oo. Dahil ano, gusto mong masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Di ba? Oo ba? Oo nga. So basically, legality kung legality, eh pwede silang bumukod, di ba? Kung pwede. Sila. Pero yun nga lang, you will burn bridges, no? Parang ganyan. Maaring humantong sa ganyan. Oo, di ba? Kasi kung ganun, ang magiging ipilit nila, o di magiging reaction ng magulang, o ayun yung makinig sa payo namin, o di tumindig kayo, matuto kayong tumindig sa sarili niyong paa. Kalimutan mo na kami mga magulang, parang ganyan, no? Oo, pero, di ba? Paano kung magkasakit yung bata? Di ba? Eh, sa mahal ng ospital ngayon, Oscar, grabe. Oo. O sino nung taalalay sa kanila? Correct. Di ba, magulang din naman? Ito, attorney. Yung mga magulang naman, sabi mo nga, nasa gustong gulang naman. Although, medyo na kailangan pa rin ng parental consent, no? Dahil sa edad nila. May nilalabag ba na batas yung mga pangingialam naman? Yung sinasabing pangingialam ng mga magulang dun sa karelasyon o yung mga bienal. Meron ba silang nilalabag na batas pag ganon? Wala naman. As long as, halimbawa, wag lang, baka naman nakakadena na yung anak ng lalaki. Ano na yun? Diba? Oo. Human rights abuse na yun. Pero, kung andun yung lalaki, pinapakain naman, bukas naman ang pinto, anytime, pwede siyang lumabas. Diba? Yun lang, meron banta siguro dun sa anak na lalaki. Sige, huwag ka sumunod sa akin. O, matuto ka. Diba? Sige, nung ganyan din ang palaki sa amin, Oscar, sabi ng magulang ko sa akin, hindi kami makikialam kung sino ang gusto niyong pakasalan. Pero pag nagpakasal ka na, ultimo asin, ikaw ang bibili. Oo. Oh, yun. Diba? Pero yun nga, ang reality, attorney, is may anak na sila. No? May 1-year-old sila na dapat buhayin. So, yung ina, walang pagkukuna ng pondo, syempre, iaasa niya dun sa ama ng anak nila. Etong ama naman ng anak nila, ayaw pagtrabahuhin nung tatay. Ngayon, nangako na ang magsusustento, magbibigay pang gatas yung tatay, pero hindi naman daw ginagawa yung salihang ni ano. Ngayon, meron bang pananagutan yung ama just because nag-promise siya na ako na nga magpapagatas dyan, pero ayaw, huwag mong magtrabahuhin yung anak ko.
Meron ba? Well, kung may mga ganun na commitment, kung may mga ganun commitment, binding yun. Diba? Kahit verbal. Kasi under the family code, ang unang may obligasyon na magbigay ng sustento sa isang bata ay yung magulang. Eh paano kung walang kakayahan yung magulang? Batas ang nagsasabi, yung mga lolo at lola. Ayun. So meron silang legal obligation. Kaya kung nagsalita at hindi tinutupad, edi meron siyang ano, meron siyang dahilan para dali niya sa barangay ang usapin na 'yan. 'Di ba? Ipatawag niya sa barangay yung biyena niya. Kaya lang ito kasi yung sinasabi natin eh, 'di ba? You may have won the battle but you have lost the war. Mm. 'Di ba? Kailangan kasi long term ka mag-isip. O sige, nakuha mo nga 'yan. Sira naman yung relasyon mo na, dinemanda mo yung biyenan mo eh sooner or later, 'di ba? Gumanda takbo ng buhay nila, gusto ba niyang balikan tong kabanata na to? Nagka-demandaan sila ng biyenan niya, 'di ba? Yes. So, kumbaga, yes. ang point, Oscar, not because you can do it, you should do it. Oh, correct. Diba? Hindi porke kaya mo na, gagawin mo. Pwede mo i-demanda yung biyenan mo, bakit ang hindi, legally. But is it wise? Matalino bang decision yun? Parang sa akin. Pag-isipan mo maigi. Diba? Tama. And kasi, tingnan niya, saan ba nanggagaling yung biyenan? Diba? Mm-hmm. Ano ba ang dahilan? Tutol ba sa kanya? Diba? Ano ba ang dahilan? Ba't siya tinututulan? Mas mayaman ba yung pamilya ng lalaki? Ano ba siya? Wala ba siyang, siyempre, wala pa siyang edukasyon? Isolve niya yung problema. Diba? Address the problem. Kasi, ang bottom line, I'm assuming, normal naman na, mag-isip yung biyenan niya. Diba? It's coming from a good place. Na kaya siya tumututol is, nakikita niya yung hinaharap ng anak niya at ng apo niya, kung hindi siya sasagga at tuloy-tuloy lang yan, edi yun na yun, forever. Paano aangat sa buhay kung walang... Ngayon nga, Oscar, di ba? Tapos ka na ng college. Graduate ka ng mga mahal na university. Di ba? De La Salle University, Ateneo. Mahirap pa rin maghanap ng trabaho. Correct. Graduate na yun, ha? Eh, how much more kung wala ka pang... tangan-tangan na diploma kapag nag-a-apply ka ng trabaho. 'Di ba? Hindi katulad nung araw, 'di ba? Oscar, lalo sa industriya nyo, parang kahit walang tinapos, basta maganda ang timbre ng boses, may itsura, pwede isalang, 'di ba? Noon, pero noong ngayon, araw, ngayon. Noong araw, pwede 'yon. Oo. Pero ngayon, kung ano na rin hinahanap, no? Kung ano na rin training ang hinahanap sa iyo. Bukod sa kailangan, parang may masteral ka pa eh. bukod sa basic. Pero yun nga, no, talaga namang sa isang banda, hindi naman talaga natin magdidiskwento, no, yung karapatan ng mga magulang. Dahil after all, sabi mo nga, attorney, ayon sa batas, kung magkakaroon ng pagkukulang yung kanilang anak, eh, obligasyon nila, no, lolo't lola, napunan. Bilang lolo't lola, napunan. So talagang may say din, kasi parang walang katapusan pala ang obligasyon ng mga magulang. We have to give that to them, no? Pero sa isang banda naman, siguro, parang kasi sa pananalita ni Jamaica, parang hindi niya na iuunawaan yung mga magulang. Maganda siguro talaga mag-usap sila, maipaliwanag din naman ng mga magulang kung bakit naman ganon ang treatment nila, no? At baka naman inihahanda. Oo. Tama. At saka, dahil minor siya, edi mag-usap yung mga magbalae. 'Di ba? Planuhin nila yung buhay kasi pareho naman nilang apo 'yan. 'Di ba? Gusto ba nilang mapahamak yung dalawang yung sa parte ng babae, yung anak ng babae at sa parte, 'di ba? Kasi kaya ako nakakapagsalita ng ganito with passion. Kasi dinaanan ng magulang ko 'yan, Oscar eh. Sa iyo. Bata pa. Ang nanay sayo, ko yung mag-asawa, 15. Ang tatay ko 16. Ang bata nga, oo. So, unang beses ako nakakita ng diploma sa loob ng bahay namin, Oscar, nung gumraduate yung kuya ko. Wow. Wala ako idea ng mga diploma na yan. So, nakita ko yung hirap, na yung hirap na dinaanan. Kasi, syempre, yun nga, ginusto nyo yan, sabi ng mga lolo't lola ko, panindigan nyo. Hinayaan sila talaga kahit 15, 16 pa lang sila noon. Oo, gusto niyo magsama. O sige, magsama kayo.
Eh di magano na magulang nung araw, hindi katulad ngayon, Oscar. Mas enlightened, 'di ba? Pagdating na lang ala sa dental care, eh, nung araw, pagka may sira ang ngipin ng bata, bunutin na 'yan. Di ba? Hindi katulad ngayon ng mga magulang, teka. Baka pwedeng ano lang, pasta lang. Mga i-save diba? Pa yan. Pwede pa i-save. Oo, pwede kong mailigtas kung magagawa ng paraan. Oo. Diba? So, iba na yung ano, iba na yung mentalidad ng magulang ngayon. Correct. So, ano, nakikita ko dyan talaga, attorney, magkausap talaga sila. Magkakunaw. Kasi hindi na mawawala yan eh. Talagang may kadugulan isa eh. Andiyan na, may anak eh. May 1 year old. Yes. Bulag lang sa pag-ibig yung dalawat na gusto lang magsama eh, meron ng anak eh. So talagang meron na talagang relasyon niyang hindi mapuputol. Kaya dapat talaga mapag-usapan nila. At saka kung taglaga naman sila nagmamahalan, Oscar, ano nga yan eh, mas lalo lang silang pagtitibayin ng ganyang mga sitwasyon. Diba? Okay. Maganda ito, Atty. Maganda nga yun. Ang ideal scenario is magkakausap sila, magkakaintindihan, no? Pero ito, kunwari, si Jamaica, eh, hindi talaga sila magkaintindihan at ang gusto niya talaga, bumukod sila. Meron bang batas na pwedeng sandalan si Jamaica, no? Particularly doon sa gusto niyang mangyari na para mautusan ng korte, yung magulang na, hayaan mo na yung anak mong bumukod. Meron bang ganun batas, attorney? Well, sa totoo, meron. Kasi nga, ang age of emancipation under our laws ay 18. Mm-hmm. So kung gusto talaga ng lalaki, walang magagawa ang magulang. Okay. Ikulong niya sa bahay, ikadena niya, decriminalization, pwede kang makasuhan ng sarili mong anak ng illegal detention. Diba? Kung labag sa loob niya, ang pagkakakulong niya sa bahay. Diba? Mm-hmm. So legally, yes. Gusto niya talaga, kaya walang makakaharang sa kanila. With the threat of a case, magbaback off yung magulang. Ayan. Pwede talaga, if talagang ipipilit. Mm. The law is clear. When you reach 18, you're responsible for all acts of civil life. Di ba? Meron ka ng sariling disposition, bahala ka. Pwede mong gawin. Pero yun nga, at the end of the day, dapat. Yes, kaya mong gawin. But ang tanong is, should you? Yun naman yun. Pero sa karapatan at karapatan, malinaw yan. Mm-hmm. At sa obligasyon, yung pagbibigay ng suporta, andyan yan. Ang mga, kung walang kakayahan yung anak, yung lolo at lola ang magbibigay ng sustento. Pero, siguro, idagdag natin to, Oscar, kasi nandyan na yung bata. Ang tanong, pumirma ba yung tatay doon sa birth certificate? Kasi, merong Supreme Court decision saying, kapag hindi kasal, yung babae at nagkaroon ng anak at hindi pumirma yung putative or biological father ng bata, walang obligasyon yung lalaki until mapatunayan na siya nga ang biological dad. Ah, may ganun pala, no, attorney? So meron pang ganung additional step. Kasi baka nakikinig si, nakikinig si Jamaica ngayon. No, pwede niyang ipilit yung obligasyon ng lolo't lola provided na inacknowledge nung tatay yung bata sa birth certificate. Without it, then punta muna tayo sa korte, magpe-petition tayo for recognition, and then ayan, gagastos pa tayo sa DNA test. Magkano DNA test ngayon? Sa crime lab, sa PNP, dyan sa Krame. Ang alam ko, nasa last time I checked, 30,000 eh. Yeah. Ay, napag-uusapan na rin natin, attorney, no, yung relasyon ng magulang-anak, no? Kung ano sila ngayon, ano tayo dati. Maalala mo dati, yung ultimo pagdisiplina, parang tanggap na tanggap yan, no? Kung ikaw, gagamitan ng sinturon, chinelas, ting-ting. Pero iba na ngayon. Parte ng buhay natin yan, Oscar. Iba nga eh. Ang laki na ang pinagbago sa sitwasyon ngayon. Ngayon, maraming nang pwedeng panagutan ng magulang. medyo sumobra ang pagdidisiplina, ano? Ikaw, attorney, no? Anong may papayo mo ngayon sa mga magulang
na nahihirapan magkaintindihan o makaintindihan yung kanilang mga anak. I'm sure, di ba? I'm sure kabutihan ng mga anak yung talagang nasa isip nila, yun ang priority nila eh. Pero minsan yung communication hindi ano eh, hindi malinaw ba? Parang ganyan. Anong may papayo mo, attorney? Sa akin kasi, dapat kalmado ang pakikipag-usap sa bata and merong kaukulang respeto, di ba? Kasi nung panahon natin, authoritative, di ba? Pag nagsalita ang ama natin, kahit labag sa loob mo, susunod ka. Eh ngayon, hindi ganun eh. Di ba? Magtaas lang ng sa mga nanay nga, Oscar, di ba? Tingnan ka lang ng tingin pa lang. Di ba? So, pero ngayon, napapansin ko, syempre, magulang na rin tayo. Ang panganay ko ay 13, yung bunso ko ay 11. So, kami mga mali. Tinakausap ko sa kasi sila eh. Sabi ko, ano gusto nyo? Palo o usap? Sila mismo nagsasabi, Daddy, just talk to us. Yan. Mas maganda yung nakukuha sa mabuting usapan. Okay. Yes. Sayang talaga so, wala si... Kailangan hubugin. Hubugin mo yung bata. Doon sa ganon na mas better na nag-uusap. Diba? Kesa magiging marahas. Diba? May pagpa... Nung araw nga, Oscar, sa totoo, lumuluhod kami dati sa asin. Oo nga, yun. Munggo. Minsan munggo, di ba? Oo. Minsan munggo. Eh, ginawa niyo isa kong kapatid, yung mas bata sa akin isang taon, mautak eh. May asin. Oh. Ang ginawa, habang nakaluhod kami, jumingle. Tunaw yung asin. Tunaw. Tunaw ka agad, oh. Oo, nakita ng tatay ko, pinalitan ng munggo. Ayan, yun. Ayan, jumingle ka hanggang maging toge yan. Kompleto na lasa. Okay, pero sayang talaga attorney wala si Jamaica, no? Maganda sana. Yeah, actually, mas maganda sana marinig niya 'to kasi sometimes merong ano eh, yung short term ba, masyadong myopic. Ito lang ang nakikita niya. But imagine kung magtatapos sila, maayos makakakuha ng maayos sa trabaho or kung wala man sa Pilipinas, open borders tayo ngayon, pwede silang pwedeng mag-abroad yung mister niya. Diba? So, mas maraming opportunities na maghihintay sa kanila in the future kung magtatapos sila ng pag-aaral. Ayan. I think dapat 'yun yung maging priority nila. 'Di ba? Okay. And I hope na yung mga magulang nila, yung mga sarili nilang magulang, eh merong ganong values na ini-instill sa kanila. Kasi anong gagawin natin? O naanakan yung anak nilang babae. So, ipapakasal nila sa isang lalaki na wala rin kakayahan. Mm-hmm. Diba? Alam mo, Oscar, nung high school ako, merong... Galing ako sa exclusive school for boys. Mm-hmm. So, dumating, may mga... Nag-open kami for girls. So, nangyari, may mga nagligawan. May isang... Akong... nakasama na babae, naging girlfriend siya nung batchmate ko, mas bata sa amin, ng dalawang taon. Pag nakikita ko ngayon, Oscar, ano na, talaga mas mukha pang matanda sa atin na isang dekada. Ah, talaga. Because, sa hirap ng buhay. Yes. Oh, yan. Hindi na ihanda eh. Hindi na ihanda. Ng... Yeah. And okay. Ang masaklap, galing sila sa middle class na pamilya, ngayon, minsan nanghihingi, pambili ng gamot. Di ba? You don't want that kind of life. Na, kung nagtapos lang sana siya, merong itsura yung babae, pwede siyang, di ba? Maraming opportunities. Sayang. So, dapat, yun yung bigyan nila ng, ano, ng importansya. Okay. Oh, with that, attorney, magpapaalam na ako sa iyo at magpapasalamat sa iyo sa iyong panahon, no? Maraming salamat at ayan, naliwanagan na naman ng mga ating mga viewers sa iyong naging paliwanag. At sana nakatulong tayo kay Jamaica, no? At sa iyong partner at sana makatulong din 'to sa relasyon niyo ng iyong in-laws, no? But with that, attorney Ian, magpapasalamat ako sa iyo at sana sa uulitin makasama ka naming muli dito sa Sumbungan ng Bayan. Maraming salamat, attorney Ian. Good afternoon. You're welcome, Oscar. Merry Christmas and see you Merry soon. Merry Christmas. See you soon. Ayan po mga kapuso, si attorney Ian C. Yan, no? Para isa na namang maliwanag na paliwanag, no? Sa mga katanungan
dito sa sumbungan ng bayan. Kay Jamaica, sana nakatulong kami sa iyo, no? At subukan mo nga yun naman yun, Jamaica. Baka naman sa isang masinsinang pag-uusap, eh, magkaintindihan naman kayo ng iyong manugang, no? Para naman mag... Tama yung sabi ni Attorney Ian Cia, eh. Madaling ipaglaban ang iyong karapatan, no? Madaling humanap ng batas na pwedeng ayon sa iyong kagustuhan. Pero yung relasyon, no, sa taong magiging parte na ng buhay mo sa napakahabang panahon, eh dapat medyo pakaingatan, no? Kung maayos, ayusin nyo. Baka naman nagmamalasakit lang talaga sa inyo yung manugang. After all, napakabata nyo pa nga naman. Eh, andyan na yan, no? Buhay niya, may anak na kayo. Pero dapat nga din naman matustusan yung pangangailangan ng anak nyo, no? At responsibilidad niya ng ama. Tama ka doon. Responsibilidad niya ng ama. Responsibilidad niya pareho. Okay, so dapat ginagawa niya ng paraan. At hindi naman dapat hadlangan ng ama na tugunan ng isang lalaki ang kanyang responsibilidad sa kanyang anak. Pero pakinggan niyo rin, baka naman talagang may palak at tulong sa inyo yung inyong mga manugang. Okay, so sana nakatulong sa iyo ang episode na ito, Jamaica. Sa mga tumutok sa atin ngayong hapon, maraming salamat sa inyong pagnood. Nakatutok dyan sila Miko Padpad, sila Shin Shudi, Anthony Canuel at iba pa. Maraming salamat sa inyo. Dyan po nagtatapos ang ating FB Live session ngayong hapon, kasama ang ating batikang abogado na at suki ng sumbuan ng bayan na si Attorney Ian Cia. No? Sa mga kapuso natin, nagla-last Christmas shopping, double time na, no? Malapit na ang Pasko, no? Sa mga hindi po nabasa mga komento, may iba pagkakataon pa po tayo, tumutok lang linggo-linggo sa aming libreng payong legal o di kayo direkta ng mag-message sa Tisha o Stisha Facebook page ng aming partner organization na IDLC Incorporated. Nagbibigay po sila ng free legal consultation. Mga kapuso, ako po si Oscar Oida. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado para sa Sumbungan ng Bayan, Libreng Payo Online. Kailangan niyo ba ng payong legal para sa inyong mga sumbong? Ano po kaya ang pwede kong gawin sa mga umutang sa akin? May git isang taon na pong hindi nagbabayad? Wala kayong usapan na aampunin niya? Wala po. Tapos ngayon, hinihingan ka na ng 150,000 pesos? Opo. Ano po ba ang dapat gawin sa abusive partner? Kung lasing, nagwawala, nambubugbog? Wala yung face mask, box lang ang dumating. Dito sa Sumbungan ng Bayan, sagot namin ang serbisyong totoo sa inyong mga reklamo. Illegal po kung maniningil siya. Parang humihingi ng ransom, no? Pwede siya magdemanda, no? Either for specific performance with damages or pwede niya na rin ipa-cancel yung kontrata. Kung napilitan lang siyang magpakasal, meron siyang 4 na taon para magsabing, pilitan lang po. May nakatutok na baril. Nag-i-issue lang ng warrant of arrest if nakatanggap ka ng summons at hindi ka sumipot, doon ka lang may issuean ng warrant. Bawal maglabas ng pondo ng gobyerno para sa pribadong pagpapagawa. Sa criminal law, pag tumakbo isang period of time, minsan hindi ka na pwedeng magdemanda. Prescriptive period tawag doon. Sa batas natin, kailangan talagang magsustento ka. Yung iba wala nang pasustento, pero ang gaganda pa ng mga kotse, no? Napaka-irresponsable. Mga irresponsableng mga lalaki. Ako po si Oscar Oida. Samahan niyo ako tuwing Sabado, alas 4:30 ng hapon, sa Sumbungan ng Bayan, Libreng Payo Online.